Nalaman ko may cancer ako noong 2001. Nasa Amerika kami noon ng mama ko. Siya yung may sakit. Unfortunately, for me, ako pala yung may sakit, hindi siya. So, yun nga, natuklasan ko na may cancer ako. Stage 2 siya. Siyempre, when you discover you have cancer, natural na magpapakimo, magpaparadiation. Lahat yun, ginawa ko. Pagkatapos, isa sa matinding side effect ng chemotherapy is bumabagsak yung immunity sa katawan mo. So, talagang prone ka sa sakit and everything. Doon ko na-discover yung barley. Nag-internet ako, nag-research ako sa internet. Doon nakita ko, nabasa ko doon na meron palang produkto na tinatawag barley, young barley grass, na nakaka-natural, nakakabalik ng immunity sa katawan. So, nagpabili ko sa Amerika, locally, tinry ko. Yung recovery period ko nung first chemotherapy ko na tumagal ng 21 days, naging 4 days lang nung pangalawang chemo ko na. So, sa sobrang believe ko sa product, yun, nag-research ako na nag-research hanggang sa everyday ko na siya tinake. Sabi ng mga doktor ko, hindi na daw ako magkakaanak ulit pagkatapos ko magpa-chemotherapy dahil nga sa sobrang toxic ng mga drugs ng chemo, masisira na daw yung ovaries ko. Hindi na ako magkakaanak ulit. Pero dahil sa pag-take ko ng barley araw-araw, after 3 years nakalipas, bumalik yung menstrual cycle ko, nagkaanak ako ulit. So parang lahat ng sinabi ng mga doktor ko na imposible na mangyari, nabaliktad ng barley, na ayos yung sistema ko, nagkaanak ako ulit. Eva. Ngayon, meron akong 4-year-old na anak na lalaki. So, and every day, hindi ako nagma-vitamins, ang tawag doon yung maintenance meds, wala akong tinitake na ganun. Tinitake ko lang talaga barley, araw-araw. So, syempre kahit papano, tao lang naman ako, hindi ko naman sasabihin na kahit kailan hindi ako nagkakasakit. Pero, magkasakit man ako, ina-up ko lang yung dose ng barley, nakokontra siya kagad. Pag masama ang pakiramdam ko, dadoblihin ko yung tinitake ko ng barley dose, kinabukasan okay na ako kagad. Ganun, hindi ako nag-antibiotics, hindi ako nag- yung mga drugs na binibigay ng mga doktor, hindi ko siya tinitake. Barley lang. Exclusive. 2009, habang sila'y naninirahan sa Amerika, nang ma-diagnose si April Boy Regino na may prostate cancer. Na sinabi ng doktor na lalaki, yung unang lalaki, sabi niya, prostate cancer yan. Tapos syempre, natakot na ako, cancer eh. Sabi ko, paano kaya yun? Nayanig ang pamilya ni April Boy sa dumapong karamdaman sa singer. Mami ko, kapatid ko, umiyak kami dahil nga si Dading hindi naman namin expected na magkakaroon ng prostate cancer. So, pagkatapos po, lagi po nalulungkot, tapos dasal ng dasal para lang kung ano man ng sana bigyan ng miracle ni God na gumaling si Dad. Parang ano na ako nun, hindi na ako makakain. Talagang iniisip ko, parang torture sa'yo eh, di ba? Siguro sabi ko hanggang ilang taon na lang, mga 50. Hanggang doon lang buhay ko, mamamatay na ako. Sa ngayon, naniniwala si April na controlled na ang kanyang prostate cancer. Pinagaling daw siya ng isang herbal drink na gawa sa barley. Gumaling na ako. Sa dati, alam mo, pagka may prostate cancer ka, wala na parang ano ka na, impotence ka na. Ngayon, okay na naman. Bumabawi raw ngayon si April sa pagkain at hindi tumitigil sa pag-inom ng kanyang food supplement bilang patuloy na paglaban niya sa cancer.
na host naman na si Kuya Kim Atienza. Ginugugol niya ang panahon sa paglangoy at pagtakbo. Taong 2010 nang ma-stroke at atakihin sa puso si Kim. Napakabigat ng schedule ko. But the stroke was bound to happen. Whether mabigat ang schedule mo o hindi, stressed ka o hindi. Akala ko talaga mamamatay na ako. Mabuti na lamang at naagapan. Mula nang malampasan ni Kim ang banta ng matinding karamdaman. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Bumalik din si Kim sa kanyang healthy lifestyle. Alas 6 ng umaga tuwing Martes at Huwebes, nagpapapawi si Kuya Kim habang iniikot niya sa pagtakbo ang buong Dasmariñas Village sa Makati. Kasama ko sa team ka, si Gilbert Remulia, of course. Ako si Bel Dasa. Hello! Carlos. The beautiful Ann Curtis. Sarap talaga mag-exercise kasi ang pag-ensayo ay maganda para sa puso natin, para sa katawan natin, para sa itsura natin at para sa ugali natin. Isang oras ng pagtakbo at pagtulo ng tumatagaktak na pawis. Imbis na tubig ang inumin ni Kuya Kim, inuming kulay berde o green ang ipinakita niya sa amin. Yung barley by itself ay rich in vitamins and rich in antioxidants. Kailangan natin yan para mag-recover yung katawan natin at para hindi tayo tumanda ng mabilis. Nagustuhan niya, so yun ang ginagamit niya ngayon tuwing, actually hindi lang sa tuwing tatakbo araw-araw niyang iniinom. Mayaman kasi ang barley sa natural nitong enzyme, folic acid, chlorophyll, organic sodium at marami pang iba. Pwedeng 2 capsules o 3 capsules twice a day. Pero pag kami mga sakit na at maramihan na yung kailangan niya, yung juice powder na yung pinagagamit ko. Kasi mas marami kang kailangan na mga nutrients para sa katawan. Yan ang sekreto ko.